Kaya that's speaking, no, at balita, no. Meron po muna tayong mga report, no, mula sa ating kasamang si Chris Lucas, no. DSWD at DILG lumagda sa kasunduan para sa payout ng educational assistant. Okay nga natin report ng ating kasamang si Chris Lucas. Chris Lucas, go ahead po. Bunsod ng kaguluhan noong nakaraang Sabado sa mga tanggapan ng DSWD kung saan dumagsa at nagkagulo ang mga taong nagnanais makakuha ng educational assistance, napagpasyahan na sa mga local government units na lang ipadaan ang payout para sa nasabing cash assistance. Kaugnay nito, lumagda sa isang kasunduan sina Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo at Department of the Interior and Local Government Secretary Ben Hurabalos. Layunin ng memorandum of agreement na ilapit at mas mapabilis ang proseso sa pagtanggap ng educational assistance payout sa ating mga kababayan at upang malimitahan ang exposure at close contact sa maraming tao. At syempre pa upang masigurong maayos ang seguridad sa mga lugar na itatalaga bilang payout venue. Ayon kay Tulfo, malinaw na nangangailangan ng tulong ang ating mga kababayan at nakaraasa sila na kaandang tumugon ng pamahalaan. Those people who came to our office last Saturday was a clear message that they need help, and your government heard it loud and clear. And I assure you that the Marcos administration will take care of this problem. Rest assured that our actions mean to serve well, and DSWD will continue to exhaust all efforts to fulfill its mandate in line with our core value of service, wherein every Filipino is significant. Bawat buhay mahalaga sa DSWD. Habang sinabi naman ni Abalos na nililinaw sa kasunduan ng papel o tungkulin ng bawat isa. Ang importansya ay meron na tayo ngayong Memorandum of Agreement. Ito'y napaka-importante dahil dito sa MOA, nakasaad ano ang papel at ang role ng bawat departamento. Kaya yun ang kahalagahan na pag-uusap ngayong umaga. Ang DSWD, siya ang gagawa na listahan. No? Lahat na lilista, lahat ng beneficiaryo, hindi po si gobernador, hindi si mayor, hindi si kapitan. Linawin po natin yan. Ha? Lahat po. At mamaya, i-explain siguro nila, ito yung online registration. Importante po yan. I-explain mamaya ang DSWD. Pangalawa, ang pera manggagaling ay hindi rin pera galing kay mayor o galing kay gobernador o galing kay kapitan. Ang pera ay magmula sa national government sa ahensya mismo ng DSWD. Naglaan ang DSWD ng 500 million bilang pondo na maaaring pambili ng school supplies ng mga kwalipikadong estudyante. Ayon sa DSWD, mananatiling nasa 1,000 cash assistance ang matatanggap ng kwalipikadong elementary students, 2,000 sa junior high school, 3,000 sa senior high school at 4,000 sa vocational at college level. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DCRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Maraming salamat Sir Chris Lucas, no?